Okay, live na tayo. We are now live sa Facebook. Dito po sa Mark Tolentino Law Vlog. Okay, for free legal advice, please click lang po yung sa taas po or just call the numbers na binigay po natin, just message. And we will, and for free legal advice, please click po sa taas po and bibigyan po kayo ng magandang legal advice. Sabot po na makakaya natin. Okay, na mayroon po tayo si Grace Kita and Josephine Bulaong. Okay, dito tayo ni Grace Kita. Hello, Grace Kita. Hello, Grace Kita. For free legal advice po, just message po. Grace Kita, may I know your location, Grace Kita? Hindi po kita narinig, Grace Kita. Okay, so sinong unang pwedeng magsalita dito? For free legal advice, yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa Attorney Mark Tolentino Law Blog. And sa YouTube page po natin, youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino, otherwise known as Kuya Mark Tolentino. Okay? Hindi po kita narinig, si na to, si Josephine Bulaong. Yes, sir. Yes, pakilakas, hindi kita marinig. May know your location, Josephine? Dito po ako sa Hong Kong, attorney. Oh, anong problema natin dyan sa Hong Kong? Okay naman po kami dito, okay naman po. Meron lang po kasi akong katanungan. Okay, continue. Proceed. Anong problema natin? Doon po kasi sa sa lupa namin po na... Lupa? Saan lupa? Sa amin po, sa Bulacan po. Okay, tapos? Ano po kami doon, tenants po kami. Nagsabi na po yung may-ari na papartihin na daw po. Sabi mo na ko, ha? So, ngayon po, yung po kasing lupa na yon sa lola po namin. Ngayon po, sabi po, tenant kayo. Tapos ngayon, sa lola niyo. Ngayon po, hindi po. Yung pong dati po kasing tenant noon, yung lola namin. Oh, so yung tenant, yung lola. Hindi opo, kasi, yung, hindi property yan ng lola ninyo. Tenant, opo, hindi po. Lola niyo, okay? Opo, so, ngayon po, yung pong lola ko namatay na po, ang nag-aasikaso na po nung araw pa, yung tatay ko. Okay. Ngayon po, binigyan po... Niyo, buhay pa ang tatay niyo, nandyan sa... Opo, buhay po tatay ko. Saan pala yung property na yan? Sa sa Malolos, Bulacan po. Okay, tapos? Ngayon po, nabigyan na po ng ng land transfer ng agraria na nakapangalan na po yon sa tatay ko. Oh, okay. Ngayon po, yung pong nanay kasi po yon sa party ng mother side ko, sa mother side po ko po. May LOA na, Certificate of Land Ownership Award. Award din di ba? Opo. Opo. Tanong dito, ano pa problema mo? Ngayon po, yung pong kasing na yon, dalawa pong magkapatid yung nanay ko. So, ang inaano po namin, yung pong kapatid ng nanay ko, may kapatid din po sila. Ganon. Sabi mo, based sa sinasabi mo ha, yung property nakapangalan sa tatay mo, tapos ano ba ang pakialam ng kapatid ng nanay mo? Yung may din po ba sila doon? May right po ba sila na bigyan ng kaparte? Kasi po, sabi po ng may-ari, ang ibibigay daw po sa amin ay 7,000 square meter. Government award yon. So, kung binigyan ng tatay mo, ano bang relasyon ng tatay mo sa kapatid ng nanay mo? So, ibig sabihin... Kasi po, attorney, yung pong dating nanay po ng nanay ko. Ay, hindi dati, so malabo po dati yun kasi dati pong nanay. So klaro mo na kasi may nakapila ha? So, klaro mo muna ang sinasabi mo kasi hindi kita maintindihan. Dami mong nanay, daming tatay. So klaro mo muna yun. Ang haba, may nakapila pa ha? Okay. Sige po. Thank you. Bye bye. Okay po. Next. Sino sa sunod? Mag, if you need to have advice, at least mas maganda sana na yung question nyo po maikli, para at least I can also answer direct to the point, hindi yung daming mga pasikot-sikot.
That's why hindi tayo magkaintindihan dito because tayo pang pasikot-sikot. Please, kung if you have questions, please make it direct to the point. Okay? Then I will answer it also direct to the point. Ito yung style po natin. Si dito po sa programa Attorney Mark Tolentino Vlog. So, ang sagot po natin, direct to the point. Sa yung question din po ninyo, direct to the point. Okay? So, sino po? Christine Yu. Oh, yes, Christine Yu. Hello. May know your location, Christine? Dapulapu, attorney. Okay, Dapulapu sa Cebu. Oo. Kaupon, o, sa'yo problema? Regarding sa akong birth certificate, attorney. Oh, ano ba din? Anong nangyari sa birth certificate mo? Akong ngalan kay... Ang gigamit na ako, attorney, kay Maria Christine P. Yu sa akong mga ID. Maria Christine P. Yu. Tapos? And then, akong birth certificate, itong na-register, kay Maria M. Maria Christine Pacheco. Oh, so nawala na ang Yu? Wala Yu, attorney. So, yung Yu, di ba, apelido yan ng tatay mo? Oh, attorney, pero na-signature sa akong kuan. Tatay dito sa mother signature kay nanganak na akong mama ko. It means na yung tatay mo at saka nanay mo hindi sila kasal, tama? Kasal attorney, meron ako. Yung dalawang kapatid ko, yung brother, okay yung ano, birth certificate nila. So yung birth certificate ng brother mo, okay. Okay, yung dalawa. Sa'yo, bakit nawala ang apelido ng tatay mo? Anong problema? Bakit ganon? Sabi ng ano, ng mama ko, noong that time nag-inquire yung ano yung nurse pag-register sa ano sa birth certificate. So may mali sa pag-proseso. Ito lang gagawin mo, simple lang 'yan. So you need to go to the local civil registry kung saan ka pinanganak. For example, pinanganak ka diyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa Cebu ako. Cebu City, Lapu-Lapu City. Saan ka pinanganak? Cebu City, Chonghua. Oh, Chonghua. So pupunta ka sa City Hall ng Cebu City, pupunta ka doon sa local civil registry. Okay, LCR ng Cebu City. Tapos dalhin mo doon ang lahat ng ID mo, dalhin mo government issued ID, dalhin mo din ang birth certificate ng parents mo to prove na kasal ang tatay at nanay mo and under the family code of the Philippines, including the civil code of the Philippines, ang gagamiting apelido dapat ang kay tatay. Lalo na pag kasal ang parents, ang nanay tatay kasal, dapat na gagamiting apelido kay tatay. So, yun ang gagawin mo. Pupunta ka lang sa local civil registry and dalhin mo yung mga sinasabi ko, mga documents. Okay? Meron yung bayad, attorney? Ano? Meron yung bayad, attorney? Ay, may, baka may counting bayad yan. Minimal lang yan. So, maganda ka lang na iniabot ng 1,000 yan. Minimal lang. Hindi sa mga 200 pesos, 300. Just prepare lang may counting expenses, ha? Okay. Okay. Thank you, attorney. Bye-bye. Taga Cebu, taga Upon, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Umabot po tayo sa Cebu City. Kanina, yung kausap natin, taga Hong Kong. O, ngayon, sino naman to? Please identify yourself. Sino pa sila? Sino pwede magsabay-sabay ha? Isa lang muna. So, sino muna? Christine po. Si Christine. Oh, Christine. May I know your location, Christine? Christine. Sir. Sir Mark, sa California, USA po ako. Oh, California. Anong problema natin, Miss California? Sir Mark, ang tanong ko po is, alam ko po is recognized ng divorce sa Pilipinas, right? Di yung divorce sa Philippines, tatlo lang klase ng divorce. Hindi siya matatawag na divorce talaga. Yung unang divorce na binayagan ng Philippine law, yun lang mixed marriage. Ibig sabihin, babae, lalaki, nagpakasal, yung isa Pilipino, yung isa foreigner. Tapos dapat si foreigner ang nag-file ng divorce sa ibang bansa. Pwede i-recognize yan sa Pilipinas. O, ganoon. So, pangalawa, kung kailangan pa po ba? So, pangalawa, pag Muslim marriage, pwede yan. Okay? Yung pangatlo, yung tinatawag na legal separation. Divorce din tawag, divorce din yan, but pinalitan yung pangalan ng legal separation. So, anong problema sa'yo? Bali, Sir Mark, kasal po kami dito sa Pilipinas. Sa Amerika. Sa Amerika, sorry. Then, mag... Are you a Filipino citizen?
Filipino citizen po yung husband. Ako yung dual citizen. Dual so you are a Filipino citizen, same time you're also American. American citizen. Nagpakasal kayo sa America. Opo. Oh, so tapos kailangan pa po bang mag-file ng annulment sa Pilipinas? Bakit? I-annul mo yung kasawa mo? Hindi, divorce ka. I-divorce po ba muna? Pwede ba sino yung kasama mo? Siya ba yung asawa mo? O iba? Hindi po, iba. Kaibigan po. Ito. So, nalito ako sa tanong. So, ang sagot yan, for example, may asawa kang Pilipino, tapos ikaw, American ka na, so pwede ka naman dual citizen ka. Ibig sabihin, you can avail the benefits ng isang American citizen, you can also avail the benefits ng isang Pilipino. Di ba? So because you are an American citizen, mag-file ka ng divorce abroad. Example, sa US, mag-file ka ng divorce. Pag-file mo ng divorce, by the way, yung husband mo, saan kayo napakasal, sa US? Sa US po. Hindi yan na-registered sa Pilipinas? Hindi po eh. Hindi pa po report sa Pilipinas. Mas maganda, para klaro, magkuha ka din ng Senomar dito sa Pilipinas. Sa Philippines, okay. Sa statistics office, kumuha ka ng Senomar para malaman natin kung kasal ka ba sa Pilipinas o hindi. Okay. Yung first thing. Masahit ka na gagawin mo, kasi anytime, pwede kung kasal ka sa ibang bansa, then you are dual citizen, anytime, pwede kasi yan i-register sa Pilipinas. Yung kasal nito. Okay. So, ang gagawin mo, para hindi ma-register, i-divorce mo siya sa ibang bansa. For example, America, i-divorce mo siya dyan. Pag i-divorce mo na dyan, yung divorce mo, ipa-registered natin yan sa Philippine Embassy dyan, i-registered ko dyan. Yes. Pagkatapos sa Philippine Embassy, i-registered mo yan sa local civil registry ng Manila. Kasi under the law, pag foreigner ang pinag-uusapan, foreign documents ang pinag-uusapan, lalo na pag status ng isang Filipino, kailangan i-registered yan sa local civil registry ng Manila. Manila City Hall yan. Pagkatapos yan, pwede ka na mag-file ng recognition of foreign divorce. Lalo na pag na-registered ang kasal mo sa ibang bansa. Okay? Hindi lang kailangan ng annulment. Hindi na po kailangan ng annulment, Tral. Hindi na kailangan ng annulment kasi you're American citizen. Siguraduhin lang mo muna na hindi na registered yung kasal mo dito sa Pilipinas. So, kumuha ka muna ng Senomar. Number niya. Okay? Okay. Sir, ano pong number po nila? Kailangan po namin ng number. Landline niyo naman sa office. I think binigay na sa taas. Nasa taas lang. I-save lang sa taas. Hindi po namin makuha. Hindi namin makuha eh. Hindi kami makatuloy sa contact. Sa taas. Wala eh. Sa taas. Wala. Okay. Wala eh. I-chat mo lang ako. I'll give you the number. Okay? I-save mo lang ha. Thank you po. Number is 0917-329-5353. Repeat po. 0917-329-5353 or landline 7209-6203. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you, Sir Mark. Bye-bye po. Ayun na. Hindi mo kailangan yun. Okay. Sino ang susunod? Kanina, yes. Hong Kong, Cebu City, Lapu-Lapu, then California, America. Next, sino ang susunod? Good morning po, Attorney Mark. Oh, yes. Okay. From Marikinas, Angelique po. Angelo Peña Loza. Yes. Angeli. Oh, yes. Anong problema? Attorney, good morning po. Taga Marikina po ako. Tatanong ko lang po, pwede po ba akong manghingi ng advice kahit po hindi siya legal advice? Advice o legal lang pwede ko maibigyan. Pero kakayanan ko yan kung anong gusto advice. Okay, sige po. Hindi, attorney, gusto ko lang po kasi i-clarify kasi regarding po siya sa loan actually. Ko lang po i-clarify. Ano po, meron po kasi kaming hiniraman last December po sa may isang lending company. Okay. Ngayon gusto ko lang po kasi ano, 'di ba kasi nagkaroon po tayo ng Bayanihan Act nung March po, nag-start ng lockdown. Ngayon may Bayanihan Act ngayon bago. Binigyan natin. Oo nga po, meron nga din pong Bayanihan Act 2. Opo, Bayanihan Act 2. So yung sa Bayanihan Act 1 po ba, attorney, kapag kasi 'di ba nabasa ko po kasi na nag-expired na po yung law nung June. Tapos, ano po ba yun? Applicable pa rin po ba? Kasi, di ba, based on dun sa law, from the start na nag-lockdown po tayo, di ba, sabi po sa laws, hindi po siya
kailangan mag incur ng accrued interest, yung kumbaga interest sa interest, magpatong siya, tama po ba? So yun lang po yun yung months na nag-fall under ECQ, tama po ba? So meaning to say, sabihin natin hindi lahat yun, may certain months lang, I think one month lang na hindi ka walang charges, but please don't forget, basta loan pinag-uusapan, simple lang yan. Pwede natin malusutan konti, pwede ma-delay konti because of this ECQ, sa bayanihan, aklo, pwede malusutan konti yung bayan. Okay? Ito yung tanong ko po, attorney, kasi dun, based on the contract po na pinirmahan ko, ang nakalagay lang po dun na interest is 1.5% for one month. Pero ang nangyari po kasi, sa akin, nung nag-loan na ako, kinaltas na po yung interest and lumabas siya na na-compute ko is 15% po pala yung nalas sa akin. Pakibalik ka kasi nag-hang kanina. Hello po? Balik ka ng question. Ang question mo? Naputol tayo. Ano po, ang question ko po kasi, nung nag-loan nga po ako, meron pong contract na pinasign sa akin. Okay. So based on the contract that I signed po, nakalagay po doon ang interest niya for one month is only 1.5%. Oh, tama. Pero nung na-receive ko po yung loanable amount ko, ang kinaltas po nila is 15%. Wow. So pwede ko po bang ireklamo yun? Yes, pwede mo ireklamo yun. From 1% to 15%. Even though na nung kasi lending company na yan, registered ba yan sa... Yun po ang hindi ko pa ma-check. Hindi ko pa po ma-check. Kasi pag mga ganyang issue about mga lending, tarawin nyo muna yan kung registered ba yan or hindi. Kasi in the very first place, may tinatawag tayong Truth in Lending Act. Ibig sabihin ng Truth in Lending Act, kailangan transparent lahat ang mga babayaran mo. That is one of the right ng isang consumer, Truth in Lending Act. So unang gagawin mo dyan is i-clarify nyo muna kung registered ba yan. Second, pupunta kayo sa Consumers Bureau ng Central Bank to check tama ba yan, naka-registered ba yan or sa SEC. Then second, kailangan niyo pa rin bayaran. Okay? So kailangan niyo pa rin bayaran, pero we are talking only for the interest na pwedeng mabawasan based on the law. Basta mag-utang, kailangan bayaran. Walang tiwala. Yes, opo. Utang, okay? So, pwede kayo mag-reklamo. Ang reklamo niyo is only with respect to the interest na pinag-uusapan, mga penalties na pinag-uusapan, not the principal amount. Okay? Opo. So, yun muna unang gagawin ninyo. I-verify niyo muna, then pupunta kayo sa Consumer Protection Bureau ng SEC and also with the Central Bank kasi yun ang government agency na may jurisdiction about sa concern na yan. Yes, opo. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you po, Attorney Mark. Maraming salamat po. Okay, next. Sino ang susunod dyan? Okay, from Paranaque yata kanina. So, Hong Kong, California, Paranaque, Cebu. Okay, next. Sino ang susunod? Sino? Hello? Dadala, pa isa-isa ha? Grace Kiyata. Kiyata. Si Grace Kiyata. This is Attorney Mark Tolentino, Legal Minds. Kuya Mark Tolentino. Nasa baba. If you want to join this conversation for free legal advice, nasa taas lang, click nyo lang yung link dyan. I-download yung Zoom. Then pwede tayo mag-usap. Okay? Pwede tayo mag-usap online for free legal advice. Then, kung ayaw nyo naman na online, pwede kayo tumawag and magpa-schedule po sa akin. May mga numbers po sa taas. Okay? Grace Kieta. Okay, hindi nagsalita. Okay, sino pa ito? Si Mary Jane Escobar. No, hindi rin. Negapatan, Bea. Melody. Sir. Negapatan, Bea? Sir. Hindi kita makita. Negapatan, Bea. Saan po kayo dito? Sir. Hindi kita makita. Saan kayo dito? Negapatan, Bea po to. May video ka, wala? Wait. Oh, yes. Oh, saan ka? Negapatan, Bea. Oh, sir. Meron. Oh, ipasok mo. Para makita ka. Oh, anong problema natin? Negapatan. Taga Bantayan Island po ako, sir. Saan? Sa Bantayan Island po, sir. Bantayan Island?
Bantayan Island po. Ah, sa Cebu, may magandang mga beach dyan, di ba? Oo, sir. Oh, kasi may problema na to. Pag-bisaya, kasi problema. Sige. Inang, conserve ba ang mama gani sa akong barkada kay? Udya, udya. Sige gani pang gamit o pang ang mama sa ako barkada ba kay? Oo. Oh. Na si, sige siya o pang daot sa ako sa laing taon niya. Kusog kayo siya mga gamit. Iyan ka subukan ko. Unsa may insulti siya mo ha? Iyang iyay panuti dito sa mga tao. Parehas gapon nay nang guna ya ko dito gi pakauwan pero wala ko na siya nga kuan daw kanang hilabtanon daw ko di daw ko maayo nga tao o impluwensya maong dili dili pa barkadahon ang mga tao sa ako o sa tabi diyan. Same lang yung barangay niyo or ha? Same lang kayo ng bayan or lungsod diyan sa Bantayan sa Santa Fe lungsod yan lungsod sa Bantayan. Ayan, sir, ang ilaha niya, ang amu alayo, dito siya nanabi. Nga, naanalay mo report diri sa amu abalay ba nga? Yun sa pagkabagkaon, sa Facebook, parang kayo daw kung ako. Sa Facebook kapag inaot, sa chisme, sa gawa. Sa fan, sir, personal, sir, personal. Mas maa yung mag-settle naman sa barangay, kay chisme siya man ha. Adduan siya yung, oh. Yung barangay dito. Actually, delete na siya mandatory na barangay, para lang matapos yung issue about Ana, mas payo na imong i-report sa barangay, then the barangay captain diha sa Olupon, diha sinong barangay, i-meet mong duha para mag-settle mo, labi na ng mga amigo mo diha, mga silingan, mga kababayan niya mo sa Bantayan Island. So mas maganda, mag-settle mo. So unang gagawin mo, pupunta ka sa barangay para at least i-settle niyo, i-settle kayong dalawa ng iyong barangay captain or through the lupong tagapamayapa ng inyong barangay. So yun muna unang gagawin po ninyo, ha? Oh, sir. Okay, nagkapatan, Bea. Thank man, you. Sir. Ano? Asa mo na tumakata natin? Pato sa kas barangay. Kanang kwan man, sir. I-report sila sa inyo sa barangay, ha? Oh, sir. Okay, sige. Thank you. Bye-bye. Sino sa sunod from Bantayan? Attorney. Maganda yung white beast doon sa Bantayan Island. Oh, sino sa sunod? Sino to? Grace po. Oh, Grace Kiyata? Kiyata, opo. Okay, so, at magandang maga po sa inyo. Pasensya na po kayo sa Abada. May na your location. Grace. Santa Maria, Bulacan po. Oh, Santa Maria, Bulacan. Oh, anong problema? Opo, pero Bisaya po yung nanay ko. Opo, kamo kang Bisaya. Opo, Bisaya. Mga kaibalo, pero di po nakakaintindi lang. Sige, mag-practice mong Bisaya. Attorney, ano po, ilalapit ko po sa inyo yung kaso namin dito sa bahay. Kasi po, okay. Nawalan kami ng trabaho, mag-asawa. Seaman po, seaman. Seaman napauwi. Yung asawa po. O, pares po kami. Ang mga seaman? Saan kayo, saan palagi yung biyahin nyo? Sa international po eh. US, last time Asia, Shanghai, China. Okay. So, tapos, bakit nawalan kayo ng trabaho? Napauwi po dahil sa COVID. Nalaman nila na November, ano pa lang, December pa lang, attorney, alam na nila na may kakalat na nasakit. So, pinauwi kami, hindi natapos yung kontrata namin. Ngayon, may nabili po kaming bahay, parang pasalo po. Okay, pasalo. Ngayon, ano may pasalo na yan? Paano nyo binili yung bahay na yan? Para pong may-ari na po, tapos po yung may-ari, hindi na tinitirahan, tapos pinapasalo sa amin sa Pag-ibig, tapos po pinagbabayad din kami ng cash. Okay, pero, approve ba yan ng Pag-ibig? Hindi po eh. Hindi ko po alam. Bakit hindi mo alam? Kasi very clear yan, may tinatawag tayong mirror doctrine, okay? Don't forget that sa mga followers natin, may tinatawag tayong mirror doctrine in real estate. Lalo na pag tinatawag na title property or yung mga documents. Opo, naka-title. Ang ibig sabihin ng mirror doctrine, hindi kayo pwedeng umasa lang sa dokumento. Ibig sabihin mga titulo, tax declaration, mga ano pa yung mga documents na ipapakita sa inyo, mga pictures ipapakita sa inyo, huwag kayong umasa lang dyan. Yung pinag-iira na tawag na mirror doctrine. Kailangan yung actual puntahan ng property, i-investigate ninyo ang property to be considered as a buyer in good faith. Because kung hindi nyo i-gagawin yan, ibig sabihin, you are a negligent buyer. Kasi paano ka bumili ng isang property in the very first place, hindi mo napuntahan? Dito na kami nakatira, attorney, sa bahay ko mismo. Okay, diyan kayo nakatira. Binigyan kayo ng mga document. Of course, nakalagay sa document, utang yan, or tinatawag na sangla yan ng Pag-ibig.
Di ba? Ay, kanya daw po, attorney, kanya daw po ito. Kanya daw. Sa kanya nga, but it is a... Pero niloan niya sa pag-ibig, opo, opo, opo. Alam niyo ba na niloan niya sa pag-ibig? Opo, sinabi niya naman po. Oh, dapat puntahan niyo ang pag-ibig para malaman, para at least kung isalunin niyo, may mga procedures na susundin doon sa pag-ibig. Hindi pwede basta na bilhin niyo lang para hindi naman yung cellphone na bayaran mo isang tao tapos yung cellphone sa iyo na. Hindi ganoon. Mm-hmm. Oh, nakasangla kasi yan eh. That is a under real estate mortgage. So, kaya... Pupunta kayo sa pag-ibig, dalhin yung mga documents para may mga proseso kayong susundin doon sa pag-ibig para formally and legally malipat sa inyong property. Okay? Kaso nga po, attorney, ang naging problema nga po, ano, two years po yung bayarin namin. Hindi na po ako nakapagbayad. Nakapag-release lang po ako ng 279,000 po. Kasi nakasunduan kami. That's why, pupunta kayo sa pag-ibig and dun kayo makipag-settle sa pag-ibig kasi may obligasyon kayong babayaran doon monthly. Kasi utang yun eh. Sangla yun eh. Diba? Pero hindi, siya po kasi, attorney, yung parang pinalalabas niya, sa kanya pa rin po nakapangalan to. That's why nga, diba? So, paano kayo papasok sa eksena? Ibig sabihin, opo. Nagbayad na kayo, di ba? Opo. Eh, kaso sa account niya po pinapasok, tapos may cash din po pinayad sa kanya. Yun nga, para to protect your interest, you need to register your transaction to the pag-ibig para at least formally malipat na sa inyo ang property and kayo na mag-usap sa pag-ibig, doon na kayo magbayad sa pag-ibig, hindi na sa kanya. So, kasi dinimanda niya ako, attorney. Oh, that's why nga pupunta kayo sa pag-ibig, i-negotiate niyo lahat 'yan kasi may mga requirements na gagawin sa pag-ibig. And you need to comply it, ha? Okay, so thank you. Bye. Oh, si Melody? Melody? Mary Jane is Hello? Hello? Pakilakas ang boses. I cannot hear you. Ako po si Mary Jane Escobar po. Pakilakas, hindi kita marinig. Si Mary Jane Escobar po, sir. Sige. Anong problema, Miss... Ano? Ano pangalan mo? Mary Jane. Yes. Anong problema? Kasi po nung na-accidente po yung asawa ko, sir, yung mga gasto po sa hospital, kailangan ko daw pong bayaran lang. Saan hospital? Sa Kakon po, De Vera po. Ano bang may trabaho ba yung asawa mo? Namatay po, na-accidente po eh. O nga, so nung na buhay pa siya, may trabaho ba siya? Wala? Wala po, papunta pong Japan sir, kaya lang na-accidente po. Tapos tapos may mga babayaran? Opo, yung pera po ng mga biyanan ko po. Tapos? Kailangan ko daw pong bayaran lahat, kinuha po yung mga... So ibig sabihin, may problema kayo sa binan mo. Opo, yung mga bukid ko kinuha ang binan po lahat. Mo, ang binan mo, nagbayad sa ospital, tapos kinukolekta ka. Opo. So yun ang issue. Opo. Tapos, magkano ang... So, huwag natin sabihin yung magkano. Ang tanong dyan is gustong bayaran. May pabayad ka ba? Wala po eh. Kinuha po lahat yung mga bukid po. Ha? Paano? Yung mga bukid? Yung mga bukid po namin. Anyway, saan ka ngayon? Where are you located? Sa Isabela po. Isabela. Tapos, yung mga properties ng... May properties ba ang asawa mo? Yung properties po, isang ektarya. Binigay po ng biyanan ko sa amin. Tapos? Yung isang,
isang ektarya po, sanla po namin, kinuha po lahat ng biyanan ko. So, mas maganda kasi problema yan ng pamilya, okay? Mas maganda, isettle niyo muna yan, okay? Huwag muna kayo magdemandahan. So, ang ituro ko sa inyo ang procedure. So, mas maganda, pupunta kayo sa barangay, okay, para isettle niyo ang problema ninyo. Then, the lupon will be the one to help you settle your problem. So, barangay, ang purpose ng barangay dyan is masettle kayong dalawa, okay? Isettle niyo muna yung problema sa pamilya, hindi muna kayo magdemandahan kasi nga pangit pakinggan na namatayan ka pa, tapos kalaban mo ang binan. So, mas maganda sa isettle niyo muna yan. That's why nga, mas maganda nga, lalo na yung mga kababayan natin, mas maganda na lalo na pag yung mga kababayan po natin na may mga breadwinner sa family, mas maganda may insurance po kayo. But at least, kung may mangyari sa inyo, yung insurance ang bahala sa hospital ninyo, sa mga expenses sa pamilya ninyo. Ngayon, nawala ka, tapos naiiwan yung asawa mo, may mga anak ka, tapos nag-aaway pa sa binan, so magulo ang pamilya. So moral lesson sa mga kababayan po natin, mga followers, mga subscribers, mas maganda, lalo na pag you are a breadwinner of the family, mas maganda, may insurance kayo. Ang purpose ng insurance, kung may problema sa inyo, mamatay ka, o magkasakit, o madisgrasya, at least, wala nang problemahin ang pamilya mo. Kung hindi, at least hindi magkagulo ang pamilya dahil dyan. In this case, may problema ito kasi I'm sure itong asawa ng follower natin, hindi ito handang mamatay. Tapos, nadisgrasya. Tapos, hindi pa sila kasundo sa bienan. So, yun ang unang gagawin ninyo, ha? Ang unang gagawin is go to the barangay, isettle niyo muna yung problema ninyo, and baka ma-settle pa yan, okay? Opo. Okay, thank you. Bye. Thank you po. Bye-bye po. So, sino ang susunod? Hello, good morning, attorney. Ronnie, where are you? I cannot see you. Daming picture dito eh. Saan ka dito? Saan ka dito? Wala. Taga Caloocan, sir. Hindi kita nakita. Okay lang ba, sir, na wag nang mag-ano? Oh, sige. Oh, anong problema? Mayayin ka? Hindi, attorney. Taga Caloocan. Caloocan. Opo. Sky person. Oh, anong problema? Hindi, attorney, kasi tatanong ko lang kung ano pong pwedeng gawin kasi separated na po kami ng husband ko for 5 years. Okay, tama. Pero hindi po legally. Okay. May kinakasama na. Separation de facto. Ang tawag doon sa batas, separation de facto. In fact, separated kayo, but in the jury or in law, you are not yet separated. So it means you are still husband and wife. Di ba? Tama? Okay, tapos? Meron na po siyang kinakasama at may anak na rin po sila. Okay, tapos? Ano pong pwedeng gawin kasi if ever po kung may mga ma-acquire akong mga May bago ka ba? Wala po. Oh, so anong problema? Anong gusto mo mangyari? Ano pong pwede kong gawin para po ano kung sakaling may mga ma-acquire akong properties ganyan, hindi po ba ano 'yun? Ay, mas maganda automatic 'yan kasi sabi ng batas kahit nahiwalay kayo, kasal pa rin kayo. So, ibig sabihin, kung may ma-acquire kang property, conjugal property yon. Kung may ma-acquire kang property, conjugal property yon. Lalo makagulo. So, mas maganda, mag-file ka ng petition sa court, yung tinatawag na judicial separation of property para to liquidate the yung tinatawag na conjugal properties. I-liquidate ninyo ang conjugal properties ninyo. And kung may mga properties ka ma-acquired in the near future, hindi na matatawag na conjugal yan. Kasi may judicial separation of properties na ibig sabihin, bawal po ang waiver of rights sa conjugal properties. Hindi po yan recognized po ng batas. In fact, very clear po ang batas pag conjugal properties, hindi po pwede ang waiver of rights. Hindi pwede magpirmahan dyan na i-waive mo yung right mo, i-waive niya yung right niya sa conjugal properties. Except, through court approval. That is why kailangan ng judicial separation of properties. Okay, thank you, Johnny. Okay, thank you. Bye. Sino susunod? Wala na? Wala na ba? So, sino ba to? Sino? Hindi kita makita. Boses ko lang narinig mo. Attorney, maganda. Good evening, good morning.
Oh, so may know your location, Ana? May know your location? Dito po sa California. Oh, California din. Malakas pala ako sa California. Dalawa nang tumatawag sa atin from California. So, anong problema? Po, magtatanong lang po ako, Tony, kasi po yung merong... Are you a nurse? Yeah, meron po kaming ano lupain. Bali, nagpinasurvey ko po noong 2018. You have and may know meron po kaming bukid. Meron po kaming bukid sa Nueva Ecija. Nueva Ecija, okay. Tapos opo, pinasurvey ko po noong 2018 December. Tapos ngayon hanggang ngayon po wala pa po akong natatanggap na good news about para po kasi matituluhan. So, may kausap ka ng abogado? Wala pa po kasi yung sa dar lang po sa ano sa Cabiao Nueva Ecija. Mahirap kasi pag title lalo na pag agricultural properties, may tax declaration na yan. Meron po. So anong problema mo yung pagpatitulo ng property? Opo. Mas pinasabi ko po nung 2018 yes, kasi mas maganda kumuha ka ng abogado from Nueva Ecija. Para siya ang bahala about sa mga pag-title ng properties ninyo. But normally, matagal yung pag-title ng property, lalo na pag agricultural properties kasi may dami pa proseso dyan. Dadaan pa yan sa DAR, dadaan pa yan sa mga may babayaran pang mga buhis, kung nabayaran nyo ba yan. So mas maganda, kumuha kayo ng abogado from malapit sa lugar na yan para siya makatuto kung paano malipat yung property, matituluhan yung properties ninyo. Okay? Ay, ganun po ba? Okay, sige, thank you. Bye-bye, Miss Ana. Bye-bye. Okay, from California. So kanina si from California. So sino naman sa sunod? Sino sa sunod? Wala na. Hello? Hello? Okay, magsalita ka. Sino ba sila? Ako po si Rose Carullo. Hindi kita makita, but nakita ko yung Japanese character. Oo po kasi hindi po kasi ako marunong nito eh. First time ko lang po so hinahanap ko rin po kung paano. Pindutin mo lang yung message sa baba, may camera sa baba, pindutin mo lang 'yan. Di ba ba? Kita ma-open na 'yan. Pindutin mo yung sa baba. Oh, kita mo pala eh. May know your location. Naalaga po kasi ako ng baby ko eh. Oh, may know your location. Bali po, attorney. Question lang po, kung paano po ba yung... May I know your location? May I know your location? Ano? Las Piñas. Oh, anong problema from Las Piñas? Gusto ko lang pong malaman kung ano po yung tamang sustento po sa bata. Sustento sa bata? So, kasal ba kayo sa tatay? Kasal kayo sa tatay? Po. Bali po, hindi po. Bali po, matagal na po kami hiwalay nung nalaman kong buntis po ako. So, hindi kayo kasal? Apo. Tapos, may asawa ba siya? Wala naman din po, pero gusto daw po nilang tumulong sa bata. Pero okay, may question. Mabilis tayo, ha? May asawa ba siya? Okay po. May asawa wala ba siya? Wala po. Ikaw, may asawa ka ba? Wala po. Wala rin po. So, single kayong dalawa? Tama? Po? Single kayong dalawa? Ano po? Single opo. Ba kayong dalawa? Wala kayong sabit? Opo, opo. Oh, itong gagawin niyo, ha? Wala po. So, gusto mo, with respect sa support, pag-usapan yung dalawa yan. Normally, ang pag-support sa bata, hindi lang yan obligasyon ng tatay. May obligasyon din sa kinanay sa pagbibigay ng support sa bata. But ang support na pinag-uusapan po natin dito, very careful ang sabi ng batas, ha? Ang support na pinag-uusapan natin dito, hindi lang financial support. Ibig sabihin ng financial support, cash, pera. Hindi lang yan ang pinag-uusapan natin. Kasama dyan ang pagmamahal. Kasama dyan ang pag-aalaga, kasama dyan ang pagbibigay ng oras sa bata. So, ibig sabihin, yung support, hindi lang pwede natin sabihin, magkano? Kasi, pwede natin sabihin, paano ka magbibigay ng support? So, it's not the right term to say magkano, kasi ang support na pinag-uusapan sa batas, hindi lang financial.
and both yan si tatay at saka si tatay. Magkano? Paano ang magbibigay ng support? Pag-usapan yung dalawa yan. Pwede naman na ikaw ang mag-aalaga sa bata, ikaw ang magpapalaki sa bata, magbibigay ng tamang edukasyon, si tatay ang magbibigay ng financial support. Pwede ganun. So pwede rin na ate kayo, 50-50. So it's your pag-usapan po ninyo yan. But ito yung very clear sa batas. Pag ang tatay hindi nagbibigay ng support sa bata, criminal liability under Republic Act 9262, violation against women's rights and children's rights. In kasama pa doon ang child abuse. Pag si bata, yung si tatay hindi nagbibigay ng support. Pag si nanay hindi nagbibigay ng support, there is no such thing as pausi pag ang babae ang pinag-uusapan. Pwede civil liability, pwede rin child abuse. But there is no such thing as pausi or protection against men's right sa current na batas po natin. Okay? O, nawala na. O, sino susunod? Hello po, attorney. May I know your location? Melody po, from Hong Kong. Oh, Hong Kong. Nag-usap na ba tayo? Yes po. Hindi pa po. May kamukha ka. First time ko po. First time ko po, attorney. Kaling Hong Kong, kausap ko kanina, kamukha mo eh. Narinig ko nga. Oh, kamukha mo. Attorney. Ikaw yun. Pwede magbisaya na lang ko. Oh, pagbisaya, taga saan man ka? Sa Ormoc City, attorney. Nakasa? Pero di ako sa Hong Kong. Ormoc City ko, pero di ako sa Hong Kong. Ormoc, nakanto na ko ng Ormoc. Nakagyan doon sa una. Yes, ano attorney. Ang problema, attorney, na may kabilin sa among lula. Kabilin? O saan na? Yuta, attorney. Sa Bukid. Okay. Karon, ang ilang bahinay sa una, verbal lang. Okay, verbal. Oh. Hangtod karon wala gina siya matransfer. Kaya nangamatay naman ang mga kuan, ang mga gipangan dito sa titulo. O, namatay na? Oo, pero ka na ngayuta, sa amo na nakabahin, kibalit kay Gerba lagi, puli-puli sa ilauban mga kayutaan, nato sa among lula. Hindi pwede verbal. Okay, patubagan na ko ha. Kamo na ko sa imong problema. Hello, mamaya ka na ha. Yun, sir. Mamaya ka na ha. Kung sino ka, mamaya ka na ha. Okay. Mamaya na ha. O sa tayo, Melody? Okay. Okay. Muna yung problema na mo ron, kadi may kapatitulo. Alam ko na ang gagawin niyo. Pero nakatitulo na ba yan sa pangalan ng lolo niyo? Sa mga pinsan ng lula ko. Nakapangalan. Nakatitulo na ba yan? Or tax declaration lang? Nakatitulo po. Okay, so pero pangalan sa mga pinsan ng mga lula ko. Pinsan? Ng mga lola niyo? Tapos paano... So bakit napunta sa lola niyo? Kung... Na-transfer na pala sa mga pinsan ng mama ko. Ganun. Na-transfer na? Paano na-transfer? Paano na-transfer? Nana dito ang ako, ang ngan sa akong mama, ngan sa akong tiya, ngan sa iya'y gagaw. Kaya namatawahan na, nangamatay na, di ba? Nangamatay na. Oh, so kaya namatay naman na sila. So atong isuryahon, ang mga buhi, di na itong isuryahon, kapatay. Ah, sige. Oh, di ba? Ang kamaya mo buhato na, attorney. Paghimo mo extrajudicial settlement. Okay, extrajudicial settlement. Kung magkasundo mo, hopefully hindi mo magaway-away, ha? Maghimo mo extrajudicial settlement. Okay? Of real property with extrajudicial partition of property. So, but pasabot ang nai dokumento na inong himo, pagpahimo mo sa abogado des Ormoc, dahil abogado des Ormoc, maghimo mo ka ng extrajudicial settlement, permahan sa tanang tao, kada mga parente ninyo diha, nakapangalan, o ilang mga anak, kung patay na, ilang mga anak, kung perma na, human para i-process na sa inyong abogado ang pa-transfer sa titulo. Ba't na may bayaran na anak, mga estate tax, kung patay ng tingiya, bayan mo estate tax. Kung buhay pa, pwedeng capital gain tax. Nasa ibayaran ninyo, mga transfer tax, so na kayo pabayaran na, so, inyong andamon, kada mga pag-transfer sa properties. Dako pag dinigasto una to ni. Of course, ang property dili na inguna hayahay. Muna utuhon na to nga tong una. Daghan kay nag-isip ngayon na pag may properties ka mayaman ka na. Hindi. Pag may properties ka, ibig sabihin marami kang problema. Marami kang problema. Hindi naman sila nagano, hindi mo sila naghabol diyan. Oh, pero kung gusto niyo i-settle, magbayad kayo ng buhis. Yun talaga 'yan eh. Kung ilipat yung property from one person to another person, bayad kayo ng buhis. So, ibig sabihin, ang properties, hindi yan asset. Possible yan, isang liability mo yan.
o lalo na pag hindi kumikita, tapos pagbayad ka ng mga buwis para ilipat ang property sa'yo, ibig sabihin, liability yan. So, karon na turni, na nauntay kwan, buyer ba, nga mo'y musitul anak tanan. Oo. Kibali, ang sabot, palito niya ang 500 square meters, okay. Tapos, siya mo'y magsitul sa tanan. Okay. So, sir, muli ba? Ang iyang gipangayo, ang mga death certificate. O di iyan, sa kanan siya certificate, pag siya papasesa, okay na siya. Kung process niya, hindi naman na maghimo mag-extra judicial settlement, we need to sell, iatas niya ang mga death certificate, kasi siya tayo mabayad sa mga buhis na bayaran nun. Pero ang muhimo sa dokumento, kamo gihapon, kamo may tag-iya. Ah, okay. Okay? Okay. Thank you. Thank you. Bye. Hello, attorney. Hello, susunod. Hello, attorney. Oh, saan ba ito? Hindi kita makita. Oh, ikaw, sino ito? Si Leonidel Pontillo. Okay, may, si- may tanong lang po ako, attorney. Yung tungkol po sa... ito po sa Pangasinan po. Oh, so anong problema po natin? Nakabili po kasi ako ng bahay, attorney. Okay, ngayon, ang nakapangalan lang po sa deed of sale, yung partner ko lang po. Ano po bang dapat yung gawin? Ibig sabihin, hindi mo asawa, girlfriend mo, limited partner. Opo. Opo. O, tapos, bumili ka ng ano, property, paano? Pera mo tapos, ang ginagamit, tapos pinangalanan mo sa girlfriend mo. Pinangalan nila sa, dapat hat, pinangalan nila sa ano, sa asawa ko po, yung nanay ng asawa ko po. Nanay ng asawa ko. Opo. Tapos, yung asawa mo, kasal ba kayo? Hindi po. O, hindi mo asawa yun. Hindi mo asawa yung yun. Partner po, partner. O, so ibig sabihin, nanay ng partner mo, limited partner. Opo, pero po ako pong bumili po. Ako, sa akin po yung pera. Tapos na, ngayon, na, anong problema niyo? Nag-iwalay na kayo? Opo. O, yung problema, di ba? Sabi ko nga eh. So, ano po ba ang gagawin dito po, attorney? So ang gagawin mo, na nalipat na ba ang property na tinatawag, fully paid na ba yan? Hindi. Lipid na po siya kasi ang ano lang pang puro attorney, di daw silang po nakalagay dito. Hindi wala pang ano titulo. So, mas maganda kausapin niyo muna ang buyer o ang seller ng property, lalo na ang owner na gagawa na lang ng bagong deed of sale na ilipat sa iyo ang property. Kasi in the very first place, pera mo naman yan eh. Oo nga po. So, gagawa na lang na deed of sale. Anyway, pag nagawa na yung deed of sale, iparegistered mo agad yan. Registered mo agad. Kasi, yung kuan, yung binan mo or nanay ng girlfriend mo, gagawa ng kasulatan na iniwaive yung right niya over the property kasi in the very first place, hindi naman sa kanya yan. Sa iyo naman yan. Opo. Ganun lang gagawin mo. So, first na gagawin mo, kausapin mo ang bumili ang nagbenta ng property. Opo. Okay, thank you. Bye-bye. Opo, thank you po, attorney. So, from Pangasinan po yun. So, may OFWs tayo, may abroad, may Mindanao, may Visayas, and may Luzon. Oh, ito, sino ba? Next step? Next? Itong number lang, hindi kita makausap, nakamute po kayo. Ivy Busa? Diren? Jerry Napoles? Hello, good afternoon. Oh, yes, hello, Miss Attorney. Number lang, hindi kita makita. Mimi, ako si Mimi Kawamoto. Kawamoto? Yes, from Japan. Ah, Japan. Where are you in Japan? Nasa Narita ako sa Chiba. Oh, sa Chiba. Galing po ko dyan. Okay. Ah, talaga? Sir, itatanong ko lang po sana. Kasi sa Pilipinas? Taga-saan ka sa Pilipinas? Bulacan po. Bulacan. Oh, Bulacan. Okay. Sa Pampalad, Bulacan. Malamig dyan sa Tokyo? Sa Japan? Nasa Chiba po ako ngayon. Malamig ba dyan sa Chiba? Hindi pa po. Medyo malamig lang ang konti. Palamig na. Okay, so ano problema? Kasi attorney, nakabili ako ng lupa, bali apat siya sa Moldex sa San Jose. Okay, so yung isa kong lupa po, bayad na po yung titulo noon. Okay. Oo. Yung tatlo po, may title na rin po yung isa. Yung tatlo po, wala pa pong title pero bayad na po yung matagal na yung lupa. So, okay. Gusto ko pong palagyan ng title ngayon yung lupang tatlo. So, ibig sabihin, nabili mo yung property sa developer mismo. Opo. Okay, tapos anong sabi ng developer?
Hindi, ang problema po kasi, yung isang lupa, bayad na po yung title noon, okay na. So, nung magbabayad ako ng papatitle ko tong tatlong lupa ko, ang sabi po sa akin, kailangan, bago ipatitle, kailangan magbayad ng association. Yun, of course. Okay? Sabi natin ha, explain ko sa iyo, okay na? Tapos na? Iba yung association dues, iba yung paglipat ng titulo ng property. Yes, I know. Yeah. Oo po. So, kaya lang po, hindi po kasi nila ako na notice o nabigyan man lang ng ano na hindi po nila sabi sa akin na meron palang bayad sa association. Hindi okay. Daw pwedeng ipa-title kung hindi bayad ang association. Hindi. That's but, true. Mali yan. Okay? Iba yung association dues, iba yung paglipat ng titulo ng property. Yeah, I know. Pero, diba pero yeah, so, hindi ibig sabihin na hindi ka bayad sa association dues mo, hindi pwede ilipat ang titulo. Pwede ilipat yan. Okay? No, wala so, pa po siyang title. Wala pa po siyang title, pero bayad na po yung lupa. So, babayaran ko po yung, binabayaran ko po yung title para magkaroon ng title. Ang sabi nila, hindi daw pwedeng lagyan ng title kahit na magbayad ka kung hindi ka bayad ng association. Iba yun. Mali sila. Mali po, di ba? Mali sila, ha? Kasi oh, ito, ha? Ito gagawin mo. Kailangan may proof ka na ba? May deed of absolute sale ka na ba? Wala pa po eh. Kasi palalagyan ko pa po ng title kasi yung apat, yung tatlo. Eh, ang unang gagawin mo, bago ang titulo, dapat may deed of absolute sale ang developer papunta sa'yo. Yun ang unang dapat gawin. Kasi hindi pwede matituluhan ang property kung walang deed of absolute sale. Yeah. Sabi ko, fully paid na, di ba? Fully paid na po, matagal na. So, dapat kailangan may deed of absolute sale ka, then resibo from the developer na nagsasabi doon na fully paid ka na. Oh, meron naman pong resibo yun, di ba? That's why klarin mo muna. Una, may resibo. Second, certificate of full payment galing ng developer. Third, deed of absolute sale. Saan po ko agagamitin? Saan po kukunin yan? Sa developer mismo, ang developer ang mag-issue niyan. Kasi yun din ang requirement para patituluhan mo ang property. Yeah. So, sabi po nila kasi, yung tatlong lupa ko gusto kong balagyan ng title so hindi ako bayad ng association kaya hindi daw pwede palagay title. Kinig ka muna ha? Mm-mm. Okay. So, kung gusto mo patituluhan ang property, kailangan kumuha ka muna ng deed of absolute sale. Meron ka ba? Meron po. Sigurado ka, i-check mo ba? Iba yung deed of contract to sell, iba yun sa deed of absolute sale. Baka yung sa'yo, contract to sell lang, hindi yan. Kailangan for the title of the property, kailangan meron kang deed of absolute sale. Kawihin mo muna yan kung meron yan. Then pag meron na, doon pa lang ang pagproseso ng na pag-title ng property. Okay? Okay. Okay. Attorney, kaya sinabi ko, yung isa kong lupa, may title na yon. So hindi po ako nagbayad ng association. Bakit ka ako? Sabi ko nga, yung association due, bayaran mo yan sa homeowners association. Yeah. Okay. Hindi po pwede, so, hindi babayaran yun? Makinig ka muna ha. Okay. Pag property ang pinag-uusapan ko, dominium, mga subdivision properties, bayaran mo yan sa homeowners association. Independent yan sa developer. Okay. Mm. Itong deed of absolute sale, actually, bayad ka na kung may deed of absolute sale ka na. Magbayad ka lang ng pag-process dyan. Actually, pwedeng ikaw nga ang mag-process doon sa RD, sa Registry of Deeds. But pwedeng through the contract to sell, normally, ino-authorize mo ang developer na sila ang mag-process ng pag-title ng property. Humingi silang bayad sa'yo kasi yung pera na yan na binabayad mo sa kanila, yun ang ibabayad nila sa mga taxes, mga registration fees para ma-issuehan ng titulo ang property. Okay. So, attorney, binayaran ko na po lahat yun, pati yung association. Sa isa kong lupa at saka doon sa tatlong lupa, binayaran ko na po lahat yun ng association. So, ito naman po ngayon. Pinadala ko po lahat ng requirements ko na galing dito sa Japan Embassy, dito sa Tokyo, dahil taga-Japan nga ako. So, pinadala ko yung document na yun para mabayaran yung title. So, okay. Pagdating po doon sa Moldex na office, ang sabi sa akin, kailangan naman magbayad ng tax na BIR tax bago i-title. Hindi po mag-processing yung papel kung hindi po bayad yung BIR tax. Totoo po ba yun? Totoo yan. That's why
okay. Kaso nga, humingi sila ng advance sa'yo kasi sila magbayad doon sa BIR. Pero yeah, wala yeah. Hindi ka na maguluhan. Hindi na ikaw may pila doon sa BIR, pupunta sa Regis of Peace, mga sa... Sila na po bahala. Sila na bahala lahat. Basta every time na magbayad ka doon, humingi ka lang ng resibo as okay. Proof na nagbayad ka. Or at least, may papatunayan ka, for example, after magkakuan, wala pa rin yung titulo, at least doon, sigilin mo sila. Bakit wala pa, nagbayad ka na sa kanila. Okay. So, yung 30 lupa na yon, same po yung 120 square meter yung tatlo. Magkakasunod po yon. So, bali po, ang sinasabi nilang babayaran kung tax sa isang lupa, 3,796. Yung isa po, pareho din. Pero yung isa, 4,140. Okay. So, nagtanong po ako sa kanila. Okay, ang property, okay. Alam ko na yan. Ang property, hindi naman sa size yun. May ibang property na 120 square meters na ang value is 500,000. May isang property na 50 square meters kung ang value, 2 million. Kasi may mga properties, for example, corner lot. Mas mahal talaga yan. Pag corner lot. Pag malapit sa clubhouse, mas mahal talaga yan. So, hindi ibig sabihin, hindi yan based on the size of the property, but based on the value of the property, based on its location. Oh, I see. Ah, okay po. Yan, okay. Okay. Thank you po, sir. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye from Japan. Sino pa yun siya? Si number lang, hindi ko makuha yung pangalan niya kasi number lang. Then, from Chiba, I think Tokyo, Japan. So, international talaga tayo. Umabot tayo ng Japan, umabot tayo ng US. Ngayon, may taga Cebu. Sino pa? Wala na? So, by the way, ito yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. Then, for free legal advice, please call me landline. Okay? Within Metro Manila 7-209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag sa 0917-329-5353 or 0932-885-6203. Please follow me, subscribe me sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. And sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. By the way, live po tayo ngayon sa YouTube, sa Facebook ng Mark Tolentino Law, sa FM, sa Mark FM, sa isang page po natin na more than millions of followers. So, thank you po sa ating mga followers and I'll be back soon for free legal advice. Ito yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino, otherwise known as Kuya Mark. Thank you.